Hello guys, welcome back to my channel. So ito na nga po, no, si Kuya Bali hindi na rin napigilan magsalita sa mga abusadong tinutulungan nila na dumidirekta na rin sa mga sponsors. So ito na nga po guys, panoorin natin ang video. Let's watch this. Walang masama sa hangaring tumulong. Tama yan, no, na gusto mong tumulong. Walang masama ang tumulong sa mga tao. Pero tayo yung protocol para hindi po magulo. Hindi magulo yung ating paglingap, ating paggawa po at pagtulong sa ating kababayan. Gamitin yung kumagasan nyo tamang proseso ng pagtulong. Ito, mayroong nag-chat kay July Ponil. Isa po sa mga napabahayan po namin. Nag-chat kay July Ponil. Tumihingi ng tulong. Humingi ng tulong. Isipin nyo po ha, ba't nalaman yung messenger ni July Ponil? Ganun po ang taong nangailangan. Lahat ng paraan gagawin para makakonect, mahanap yung taong kahanapin para humingi ng tulong. So, yung usap nila, yung conversation nila ni July between dun sa tao, ipinasa sa akin. Sinabihan ko si July Ponil, mga kalingap, na nasa inyo naman niya kung gusto niyo tumulong. Pero kung sa akin lang, huwag niyo nang pagbibigyan. Kasi marami na akong ginagawa kayo dyan. Alam ko naman na makonsinti na lalo. Na ayaw na magtrabaho at gusto hingi ng hingi. Yung mga bata pa po, mga kaibigan, wala pang waritang edad. Labigyan natin ang programang pabahay, although na may mga anak, may asawa naman na ano, sabi ko, huwag na natin kusintihin pa. Kung ako ang masusunod, ayaw ko na magbigay ko sa kanila. Tama na yun na lumalapit sa akin. Nakaraang linggo lang po, humingi ng pangbayad sa kuryente. Binigyan ko po 2,000 peso. Then, pagkalipas ng ilang araw, nalapit doon kay July Ponil para humingi ng tulong. Ay hindi maganda. Hindi maganda para sa akin kasi kumbaga sa ano po, namimihasa na. Kung halimbawa pinagbigyan po nila, binigyan po ng tulong, binigyan ng 5,000, 10,000. After a week, lalapit na naman sa inyo para humingi ng tulong. Bawat may problema po, lumalapit. Ako po mga kalingap, magpupunta ako sa kanila para i-check yung bahay nila at may dala akong bigas. Meron silang bigas sa buwan-buwan. May bigas na silang buwan-buwan po, mga kaibigan. Ang ayaw ko po dito na every time na may mga problema, may sakit ang anak sa ating lalapit, anong part nila sa kanilang buhay? Di po baga? Anong gagawin nila sa mundong ito kung di sila kikilos? Aasa lang po ba sa atin? Binahayan na po natin, binigyan ng monthly ayudang bigas. Mayroon pang grocery. Anong ibig sabihin? Anong sila mangyari sa buhay nila? Aasa sa iba. Kaya salamat itong ginawa ni July Ponil, mga kalingap. Sumunod sa tamang proseso. Kasi ayaw natin na yung taong tinutulungan po, mamimihasa. Magyayabang pa, di ako, binigyan ako ni ano, ganito. So, kumbaga sa ano po, mga kalingap, turuan natin sila na kumilos din at magtrabaho. Hindi lang puro asa. Okay lang po kung matanda na lumapit po sa atin at wala nang kakayanan magtrabaho. Pero salamat, tama yung ginawa ni July Ponil. Nagtanong muna sa atin. At ang sagot nito sa tao, no? Ang sagot nito sa babae, si Kuya Bal ang bahala sa inyo. Doon kayo lumapit. Eh sabi ko nga sa kanya, every time na pupunta sa area nila, walang ginawa kundi magpaparahingi. Walang ginawa kundi maghihingi ng hihingi. Puro problema. Tapos anak ng anak. Ano nga po, no? Ano po bang masasabi nyo sa mga taong gantang tinutulungan na nagdumidirekta pa sa mga sponsor? Just comment down below po, ano po bang opinion nyo? So, ang video ito ay credit po kay Kuya Bal Santos Matubang. At syempre, munting paalala, pakasubscribe po natin, Bal Santos Matubang at Kalinga Prab. Maraming salamat po. Have a good day!